Nakatakdang i-convene ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Interagency Coordinating and Monitoring Committee sa susunod na linggo. Ito ay upang talakayin ang mabilis na pagpapatupad ng Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act No. 11861, layo ng batas na maisulong ang karapatan ng solo parents sa bansa. Gayun din upang matiyak na natatanggap nila ang mga karampatang benepisyo sa ilalim ng social protection programs ng pamahalaan. September 2022 pa nang lagdaan ang implementing rules and regulations ng Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, dapat may comprehensive packages na para sa solo parents ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Technical Education and Skills Development o TESDA, Commission on Higher Education o CHED, at iba pa. Kamakailan inihain ni Bagong Henerasyon o BH Party List Representative Bernadette Herrera, House Deputy Minority Leader, ang House Resolution No. 1681. Layo nitong imbestigahan ng Kamara kung naipatutupad ba ng maayos ang Expanded Solo Parents Welfare Act. May mga ulat-anya na hindi nakatatanggap ng kaukulang benepisyo ang mga single parents sa ilalim ng batas at wala ring solo parent ID. Maraming walang solo parent ID. If you look at all the reklamo, hindi nila alam saan sila kukuha ng ID. So ibig sabihin, yung munisipyo or LGU, hindi sila nagpapa-apply sa mga solo parents. Yun palang number one, basic pa lang yun eh, to recognize you as a solo parent, to get the benefit, wala ka na kaagad ng solo parent ID. Hindi katulad ng PWD ID, hindi katulad ng senior citizen ID. Suportado naman ng isang makabayang Black lawmaker ang hakbang upang ma-empower ang Pinoy solo parents. We agree with Kong BH kasi importante po yun sa mga solo parents eh. Pag solo parent ka kasi isa ka lang na kumakargo ng lahat. So kung isa ka lang na kumakargo ng lahat, kahit ano, kahit maliit lang na amount na kailangan mo para makatulong sa mga anak mo, gagawin mo. Batay sa datos, tinatayang may 15 milyong solo parents sa Pilipinas at 95% sa mga ito ay kababaihan. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.